Once again, welcome na naman ulit sa ating channel, Kabirada TV. Sa videong ito ay iba na namang kasaysayan ng mabas transportasyon sa Pilipinas ang ating matutunghayan. Pero bago natin ipagpatuloy ang biradahan, kung ngayon ka palang nakabisita sa aking channel at di ka pa nakasubscribe, ay isubscribe mo na yan at i-click mo na rin ang bell para updated ka sa Kabirada TV. Ang De La Rosa Transit ay isa sa mga city bus companies dito sa Pilipinas. Ito'y bumabiyahe sa kanilang mga ruta sa Pasita Complex, San Pedro, Laguna, patungong Novaliches, Quezon City. Mayroon din silang provincial na mga ruta na inooperasyonan ng kanilang sister company na De La Rosa Express at In De La Rosa Liner. Ang kanilang mga biyahe ay mula Metro Manila patungong katimugang bahagi ng Luzon, tulad ng Batangas City, Batangas at Lucena City, Quezon. Ang natatanging ruta ng De La Rosa Transit ay sa Santa Rosa Integrated Terminal, Pasita Complex patungong Novaliches via EDSA, Malinta Exit, at nagkaroon din sila ng additional special permit provincial bus mula SM Lipa Grand Terminal, Lucena Grand Terminal at Batangas City Pier Grand Terminal dahil sa dagsa ang mga pasahero panahon ng Holy Week, All Saints Day at Christmas Season. Ang ruta ng De La Rosa Express naman ay sa Luton, Alabang, patungong Lucena City, patungong Santa Rosa Integrated Terminal, Turbina. Ang In De La Rosa Liner naman ay sa Alabang, patungong Batangas City, Pier Grand Terminal, via Santa Rosa Integrated Terminal, EasyTex or Actex, Calabarzon, Lipa, Tambo Exit. Ang In De La Rosa Liner ay mayroon ding point-to-point na ruta, Alabang Town Center, patungong Robinson Place, Manila, via Alabang to Sapote Road. Ang kanilang mga destinasyon particular sa Metro Manila ay sa Novaliches, Quezon City, Alabang, Muntinlupa, Valenzuela Gateway Complex, Valenzuela City, at Ermita Plaza, Luton, Manila. At ang destinasyon naman papunta sa mga probinsya ay sa Lucena City, Quezon, via Dalahican Port, Pasita Complex, San Pedro, Laguna, Santa Rosa Integrated Terminal, SM City, Santa Rosa, Laguna, Batangas Port Terminal, Batangas City, via Actex o EasyTex, Lipa City, Batangas, via SM Lipa Grand Terminal, Robinson Place, Lipa, Tanawan City, Batangas, at San Jose, Batangas. Ang De La Rosa Transit ay itinatag noong October 7, 1991. 29 taong gulang na ang nakalipas, kasama sa sister company nila na De La Rosa Express at In De La Rosa Liner. Ang kanilang punong himpilan ay matatagpuan sa Santo Domingo, Binyan, Laguna. Ang kumpanya ay may kabuuang bilang mahigit 300 buses na sa buong operasyon na kinuha nila mula sa mga pangunahing pagawaan ng bus transportasyon sa Pilipinas, tulad na lamang ng UD Nissan Diesel, Hino, Kinglong at iba pa. Ang tatlong magkapatid na kumpanya, De La Rosa Transit, De La Rosa Express at In De La Rosa Liner, ay mayroon ding tatlong lehitimong pangalan bilang operator ng kumpanya: Rosauro De La Rosa, De La Rosa Transit at In De La Rosa Liner. Noong February 5, 2015, ang De La Rosa Transit bus na may plakang TYM449 ay aksidenteng nabundol sa isang Toyota Vios sa may EDSA Muñoz District sa Quezon City. Ang driver sa nasabing Toyota Vios ay natrap ng ilang minuto sa loob ng kutsi dahil ito'y nasandwich sa isang bus na nasundan nila. Ngunit ilang minuto din ang nakalipas ay na-rescue ng MMDA ang driver ng kutsi at agad-agad naman itong dinala sa pinakamalapit na ospital. Dahil sa aksidente nangyari, ang Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ay inuutos ang isang preventive suspension sa De La Rosa Transit at inuutos din ng LTFRB sa buong kumpanya na ang lahat ng driver ay sumasa ilalim sa isang drug testing at road safety seminars sa loob ng 15 araw. Samantala,
Ang driver na nasangkot sa aksidente ay lumayo, ngunit kalaunan ay naaresto din ito at inilagay sa kustudya ng kapulisan. Sa kabila ng paliwanag ng driver na pumapaltos daw ang preno ng bus, ay kinasuhan pa rin siya ng reckless imprudence resulting in multiple injuries and damage to property. Ang pangyayaring ito ay nagresulta ng pagkatanggal ng bus driver sa kanyang trabaho. Narito ang mga sikat ng natatak ng mga bus transportasyon na kasalukuyan nilang ginagamit sa paghatid ng mga pasahero tungo sa maganda at maayos na serbisyo. UD Nissan Diesel, Golden Dragon, Gilyin Daewoo, Hino, Hyundai Aero Queen, Hyundai Universe Peace Luxury, at mga Kinglong Buses. Ito ay may kabuuang bilang na 300 unit sa buong magkapatid na kumpanya ng bus. Hindi man maituturing na isa sa mga naglalakihang transportasyon company ang De La Rosa Buses. Ngunit malaki ang kanilang naiambag sa mga pangailangan ng tao sa kanilang paglalakbay. Ikaw kabirada, ano kaya ang masasabi mo sa videong ito? Ibahagi mo naman sa amin ang iyong nalalaman, kaya feel free to comment down below. At kung nakakulay pula pa ang subscribe button sa baba, ay di ka pa nakasubscribe, kaya pinutin mo lang yan tulad nito. Hanggang dito na lang at sana ay inyong nagustuhan. Hanggang sa susunod nating biradahan, ito po ang inyong kabirada. Maraming salamat po. Bye-bye you!